Ito ang last footage ng drone ko bago siya tumama sa puno at malaglag sa fish pond. So yun na nga, ito na nga yung aking drone na nakalubog sa bigas. Actually, lubog na lubog yan. Inangat ko lang ngayon kasi nga, punong-puno na siya ng bigas sa loob. So yun, 2 days ko siyang inulubog dyan sa bigas, gaya nga ng mga napanood ko sa YouTube at mga nabasa ko sa mga kaibigan ko, mga message na sa akin na lubog ko muna sa bigas kasi mainam daw to para madrain yung tubig sa loob ng drone. So 2 days ko siya dyan inulubog. Nalaglag siya nung Sunday, June 20, 2021. So ngayon ay June 22 na. So sakto 2 days, 48 hours na siya nakalubog dyan. So sana ay titingnan natin kung makakalipad pa siya. Sana. So after 2 days, nakita naman natin na okay naman tong drone natin. Nung kinuha namin siya from the fish pond, ano yan, basang-basa yung loob. Kita mo talaga kumakatas yung tubig, tapos puro putik yung LC niya kasi nga, nasa gilid siya ng fish pond. So maraming putik dun. So half lang talaga yung lubog niya. Pero syempre may maraming pa rin tubig yun. Tapos nagtinry namin siyang buksan nung time na yun, ayaw na talaga. So ngayon, actually medyo nanginginig yung kamay ko. Nanginginig ang kamay ko kasi hindi ko alam kung ano talaga mangyayari. Sana lumipad siya ngayon kasi hindi rin biro yung presyo niya eh. At saka hindi lang kasi dahil sa presyo to kasi nga. Dito kasi sa Thailand, mahirap kapag bumili ka ng drone, kailangan mo siyang i-register dito sa Thailand. Or kailangan mo kumuha ng certificate para makapagpalipad ka. Eh hindi rin kasi biro ang presyo din kasi nung pagkuha ng certificate at saka hassle din kasi. Matagal din siya bago makuha. So, ayun nga. So, bawat bili mo ng drone, kailangan mo i-register. Maliit man yan o malaki. So, titingnan natin ngayon. Tatry natin ngayon. So, sana gumana na siya. Kasi kung hindi, ako, ewan ko na lang talaga. So, yeah. Tara! First of all, ang kailangan muna mangyari dito ay umilaw siya. Pag kinlik ko, pag in-open ko yung power, kailangan umilaw. So, click natin. Shucks. Umilaw siya. Ayun, umilaw. Teka, naging normal. Teka lang. Umilaw. So, tingnan natin kung gagana siya ngayon. Ngayon, kailangan mangyari ngayon is connect natin siya sa remote. Ang second test natin kailangan ma... Ngayong umilaw na siya, ang second test natin is kailangan mag-connect siya ngayon sa remote control natin. Okay guys. Second test natin is i-connect yung drone sa remote. Ayan, nag-connect siya. Iyon yung camera ng drone natin. So meron ngayon. Thank you.
And we're done practicing. At overall naman sa base nga sa naging flight ng aking Mavic mini drone, DJI Mavic mini drone, okay naman siya. Parang walang nangyari maliban na lang sa una kong pag open kanina, medyo na delay yung pag-ikot ng propeller sa dalawang bandang likod. Siguro dahil sa putikan, ewan ko. Pero nung inulit-ulit ko na, okay na siya. Halos wala naging problema. So yan, lesson learned. Bago mag-quick shot, tignan muna kung may mga punong nakaharang. Kasi nga eh, kaya nalaglag to sa fish pond. Kasi nga tumama muna siya sa puno. Hindi ko na estimate yung 300 meters kung gaano ka. 30 meters, sorry. Yung 30 meters, hindi ko na-estimate yung layo na 30 meters. So hindi ko alam na tatama pala siya sa puno. Tapos saktong laglag sa fish pond. Pero ayun, sumata tayo. Okay naman yung drone natin. So walang problema, wala na akong iintindihin. Pero sa ngayon, pahinga ka muna. At ayokong may ano namang mangyari sa'yo, drone. And guys, ayun lang tayo ngayon. Okay, so mga kabeheros, ayun lang muna ang ating video ngayon. Salamat sa inyong panonood. Kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa akin channel, yeah, do not forget. Subscribe na rin syempre. And like na rin syempre ang ating video. Okay, so once again, this is your Beherang Guru. And paalam!